masaganang buhay. Ako po si Merlison. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka. Para sa mga magsasaka, nakatuto kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapanggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si SPO2 Abdul Gapur Umla, owner ng Mamang Pulis Rooftop Garden. Dito po yan sa Taguig City. Sir Abdul, kumusta po kayo? Ano po ang pinagkakabala po ninyo ngayon? Ito, nag-garden tayo sa rooftop. Yes. Ito ang libangan natin. Mm-hmm. Diba? Masarap sa pakiramdam po na mga tanim natin na yan, makikita nyo po na ang lago-lago. Yes. Kailan po kayo nag-start magtanim dito sa rooftop ninyo, Sir Abdul? Simula po ito ng since na pandemic po eh. Siyempre, wala tayong magawa. Diba yung pandemic eh. Yes. Kaya nagsimula sa paisa-isa, tulad ng talong, yes, at okra po. Yes. Ganun po tayo nagsimula sa pagtatanim. Sir Abdul, ano pong nag-encourage sa inyo para magtanim kayo ng mga alaman? Siyempre, sa panahon ngayon, di ba, may uso ng mga social media eh. Nakikita natin sa mga kasamahan natin, yes, sa mga rooftop, may mga tanim sila. Yes. Parang maganda yun ah. Oo. Yun ang naging, na-inspired po ako doon sa pagtatanim po sa rooftop gardening. Ano po nakukuha ang benepisyo po ninyo sa pagtatanim? Malaking pong benepisyo ang pagtatanim. Unang-una po, na stress reliever. Yes! Nakatulong sa atin. Parang, kumbaga, libangan natin. Oo. At the same time, malaking factor po na unang-una nakakatipid po tayo. Yes! Diba? Saka bis na press po ang gulay natin. Masustansya! Opo. Yes! Diba maganda sa kalusugan natin eh. Na press na press ang bid, kinakain po natin. Tama po. Organic. Yun ang pinakamaganda po, organic siya. Yan. Ibig sabihin organic, natural yan, Sir Abdul. Ano? Hindi po ba kayo nahirapan nung magsimula kayo nito? Ano pong mga challenges na kinaharap po ninyo? Siyempre, unang-una po sa umpisa, talagang mahirapan po tayo sa pagtatanim. Ganun talaga. May mga pagsubok yan. Yes. May struggle sa pagtatanim, lalong-lalo na pag tagaraw. Yes. Ang hirap magkita ng tubig. Tubig yan ang mga pinaka-challenges talaga. Oo. Saka yung kailangan talaga mahalin mo ang pananim mo. Yes. Pag-aralan mo, saka maging malapit ka sa yes, mga pananim mo. Baga yung everyday na parang ano, tine-check up mo, tinitingnan yes, mo kung yes, may mga nakadapo pa dyan na piste. Yes. Para maiwasan ang, di ba? Oo, tatanggalin natin. Oo, tatanggalin natin. Oo. Di ba, kung may pagkukulang, parang kailangan ng aruga yan eh. Aruga, parang i-apply ang TLC. Tender love and care, Sir Abdul, ano? Yes, oo. Talagang kailangan ng pag-aalaman, sipag at saga po. Mm. Saka may commitment po tayo. Yes. Sir Abdul, marahil pong nagtatanong sa akin eh. Sir Mer, namatayan ako ng alaman eh. Ano kung pwede kong gawin? Sa ano po muna i-advise niyo pag gano'n? Pag mga gano'n, yun na nga, sabi ko, di ba, pag-aralan natin, ano pang yes, nasubrang ba sa tubig, sa dilig, may mga gano'n na alaman talaga eh. Oo. Kagaya ng kamatis. Ayaw nila matubig yan. Ayaw nila ng matubig, di ba? Diba, yung bulaklak, pag nagdidilig po tayo, huwag natin basahin yung bulaklak. Yes. Hindi mahalaglag, di ba? Masira. Yung mga talagang pag-aralan natin, mag-search po tayo. Kagaya kayo sir, di yan ako natuto sa inyo eh. Dahil talaga so, naman. Sa mga YouTube nyo, napanood ko, paano, di ba, mga diskarte. Yes. Po. Kailangan talaga pag-aralan, aralin natin ang pagtatim. Yes. Sir Abdul, ako po kasi police beat bilang isang reporter. Napaka-busy nyo pong tao eh. Isa kayong aktibong kagawad ng PNP. Ano? Paano nyo po na-divide ang oras ninyo? Nakakapagtanim pa kayo ng ganito. Kaganda sa rooftop po ninyo. Yun na nga po eh. Pag wala tayong ginagawa, yung, di ba? Pag mga wala tayong may kunting panahon tayo sa oras. Yes. Dito po ako naglalagi po sa rooftop. Yes. Yun po lang, baga, yung kaibigan ko po eh. Yes. Pag sa umaga, dito yes, ako nagkakape. Naku, talaga lang dito ako na nagkakape. Oh, dito pa ako nagkakape. Oh. Abang nagkakape, tinitingnan ko yung mga alaman, Mo. Ganun po. Dapat ganun tayo sa pag-aalaman. Kailangan talaga sipag at syaga po. Yes. Sir Abdul, yung lupa na ginagamit ninyo, nasa rooftop to eh.
Ibig sabihin, nabubuhat yung papakyat dito sa taas yan? Opo, yan talaga. Una-una, talagang kailangan. Ang hirap talaga eh. Oo. Buhat-buhat ko yan. Oo. Kukuha pa ako sa, dyan sa C6, sa yes. Gilid ng kalsada. Mm. Dadalhin dito yung talagang pag wala kang ano talaga sa paggagardening. Yes. Yan talagang mga, isa sa mga suliranin talaga yung pagsubok. Yes. Kailangan mong malampasan yan mga ganyan ano bagay. Opo. Saan po kayo naka-assign ngayon, Sir Abdul? Diyan po sa Kambagong Diwa. NCRPO po yan? NCRPO po. Saan po, ano pong unit? Regional Headquarters Support Unit po. Naku, HCCU po. Napaka-busy nyo po ng unit po ninyo. Kayo po laging nasa kasuporta, no? Kung saan po yung ating mga project na ginagawa ng PNP po. Tapos, nung po bang namatayan kayong alaman, sabi nyo kanina, dapat pinag-aaralan. Ako rin namamatayan, ang lagi ko sinasabi, edi magtanim na lang uli at dapat imomonitor. Ganon din po ba ang minsan ginagawa po ninyo? Yes po sir, try and try talaga. Yes! Hindi ka nag-succeed sa pagtatanim po. Mm. Ganon po talaga, kahit saan man, anong bagay man, kailangan yes. talaga yung kumbaga yung ano, yung nasa puso mo yung pagtatanim. Yes. Ilagay mo sa puso mo, di ba? Opo. Wala, okay lang yan. Mamatayan ka dyan. Diba? Tanim ka uli. Tanim uli. Tayo tayo hanggang sa magtagumpay po tayo. Yes. Sarap po pag nagtagumpay po tayo. Mm. Ang sarap, mag-alvis po. Yes. Ako nga lagi ko sinasabi, Sir Abdul, try and try until you succeed. Di yes, po ba? If you fail, you learn. Di po yes. ba? If you succeed, you earn. At saka, marbes ka na. Yes. Ano? So, dapat po ganun ang ating magiging mindset. Yes. Ano? Dito sa garden natin, nakita ko po, gano'n po ito kalawak? Medyo maliit lang po eh. Medyo 30 square meter lang. 30 square meter. Doon lang sa rooftop eh. Pero napakarami niyo pong tanim eh. Hindi ko po mabilang ngayon eh. Siguro sa ngayon, ito pang pagpunta namin, ano? Mga 20 iba't ibang uri ng gulay meron ko na dito. Bakit puro gulay po tinatanim po ninyo? Mas maganda po yung talagang yes. may pakinabang po sa atin eh. Food security po. Yes! Grow your own food, ika nga, di ba? Yes. Kumbaga, yung akit ka sa taas, ano ba yung ulamin ko? Yes. Tingin-tingin mo yan sa paligid, di ba? Yes. Alam mo lang ulamin natin. Alam na yung ulamin. Sarap, fresh na fresh, organic, di ba? Maganda sa kalusugan po natin. Yes. Bukod po sa sobra sa pangangailangan ninyo, alam ko, sobra sa pangangailangan nyo yung na-harvest dito. Ano pong ginagawa po ninyo sa ibang harvest po ninyo rito? Mga iba po, pag mga sobra-sobra na, siyempre may mga kapitbahay tayo. Yes! Wow! Nagdadala ka rin ba sa kampo nito? Oo, minsan po. Wow! Talaga naman. Palagay ko, Sir Abdul, marami na po kayong nag-encourage na kapwa men in uniform ano, na magtanim. Marami na pong gumagaya at nagtatanong po sa inyo. Willing na po ba kayong mag-share ng knowledge sa kanila? Opo, yes po. Mm-hmm. Basta tuloy-tuloy lang po pag pumunta sila sa iyo. May mga bumibisita ba sa iyo dito, Sir Abdul? May mga kasamaan tayo sa mga yun, mga rooftop gardening. Tumitingin-tingin sila dito. Gandang ano mo ah. Siyempre, ganito po yan. Tinuturuan ko sila paano pag magtanim, magsumpisa, ganito po. So, talagang yung gift of knowledge na pairam po sa inyo ng Panginoon, willing po kayo magbahagi sa iba. Minsan po ba na-invite rin po ba kayo na magsalita sa mga forum na tungkol po sa pag-aalaman? Wala pa. Sa ngayon po, wala pa. Wala pa naman. Pero kung sakasakali po invite kayo, willing naman. Yes po, yes po. Yes. Ano pa pong balak ninyong development ngayon dito po sa inyong napakagandang rooftop, Sir Abdul? Sa ngayon, ganyan muna. Wala pa tayong, pero maganda na rin ang setup natin. Yes, napakaganda na. Food security natin, yes. personal consumption lang yan. Hindi na. Tamang-tama na po. Yes. Sir Abdul, kapag yung mga kababayan natin, magtanim din sila ng ganito, palagi ko haayon ka, hindi sila magugutom, di po ba? Yes po. Yes. Malaking bagay po ito sa atin eh. Mm. Sakasakaling na bawat tahanan na may ganitong setup sa yes. di ba, may kanya-kanyang rooftop garden, talagang hindi tayo magugutom. Kahit na dito po sa Metro Manila. Ano? Yes po. Kayo po yung tubong sulo, di po ba? Yes, sir. Yung pagsasaka at pagtatanim sa sulo, dinala nyo po dito sa Metro Manila eh. Di ba? Pwede naman, di po ba, Sir Abdul? Yes, so ano pong pwede nyo ibigay na tips sa mga nanonood po sa atin ngayon nang sa ganun ay yung mga newbie pa lang ano, sa pagtatanim? Ibigay nyo po. Ang masasabi ko lang may ibibigay kong sa inyo na mahalin nyo ang pagtatanim yes. sa puso nyo, pag-aralan nyo po ang mga tanim ninyo, at saka maging malapit po kayo sa pananim ninyo. Yes.
sakto talaga hindi kayo bibigyan ng pananim. Yes. Hindi kayo magandang ani po. Yes. Naku, talaga naman, napakaganda po ng payag po ninyo. At invite nyo po yung iba nating mga kababayan, lalo na po natin yung kapwa men in uniform na magtanong rin. Binibigay ko po sa iyo pagkakataon, Sir Abdul. Sa mga kasamaan natin na tulad ko na men in uniform po. Yes. Magtanim po tayo. Mm. Ito isang malaking po bagay, pakinabang sa ating tahanan po, mm, pagtatanim. Nakakatulong na tayo sa kalikasan, mm, saka sa ating mga pamilya po. Yes, po. Talaga napakaganda pong imbitasyon ni Sir Abdul. Nagawa po niya, isa pong active na membro ng PNP. Nagawa po na niyong lingkod, isa pong active na reporter. Kayo po na nanonood sa amin ngayon, magagawa rin po ninyo. Sir Abdul, initial po, ako'y magpapasalamat. Alam, pero mga kababayan, po. Yes, mga kababayan, huwag po kayong bibitiw, ano? Ituturo po tayo ni Sir Abdul sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ngayon po ay ituturo tayo ni Mamang Pulis, si Sir Abdul, dito po sa kanyang napakagandang rooftop garden. Sir Abdul, napakagandang okra nito. Paano po ba ito tinatanim? Tinatanim yan sa dalawang pamamagitan po. Yes. Pwede po na direct seedlings. Okay. At saka sa magsi-seedlings muna tayo. Mm-hmm. Sir, katalakos ka na sa loob po nagbubunga, tuloy-tuloy ang bunga. Opo, uh-huh. Tuloy-tuloy yan hanggang at namo. Yes. Tuloy-tuloy siya hanggang pataas ng pataas po. Yes, sir, may napansin ako rito. Meron kang tatlong iniwan na malaking bunga. Mukhang gagawin mo seeds yun ah. Yes po, yes. Pinapagulang po natin yan para sa susunod naman may tatanim po tayo. Yes po. Ginagawa ng seedlings po. Hmm. Ito pong okra, kapag po hanggang buhay po yan, tuloy-tuloy po ang pagbunga, di po ba? Yes po, ma'am. Yes po, sir. Hmm. Ito po, kasalukuyan nagbubunga ngayon. Ilang buwan mo na po ito na-harvestan? Mga dalawang buwan na po. Dalawang buwan nang naglalabas ng pagkain ito. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy siya. Ano? Mula nung maliit ito, ano siya, ma-harvest ka po, di po ha, Sir Abdul? Yes, sir. Okay, yes, dito sir. Naman po tayo ngayon, ito sa ating likuran, sitaw. Yes po. Oo, na? Na-purple na sitaw po. Yes, so... Dalawang klase po ang sitaw natin, may long sitaw, yung yes. Green, kulay green po. Okay, tapos dito sa kabilang side, ampalaya. Yes po. Ampalaya. Sir, ano pa lang yan? Sa daon pa lang? Daon pa lang. Pakinabang na? Pakinabang na. Pwede natin pang lawak yan sa munggo. Yes. Di ba? Oo. Tapos yung bunga, bonus na yun. Bonus diba? Na yan. Paano naman po sa tinatanim mga palaya? Pang, ganun din po. Pang, direct planting. Pwede? Direct planting. Oo. At saka mag, ano ka, seedling tray. Seedling tray. Pwede rin. Para sigurado ka po. Yes. Mm. Sir, nakita ko yan. Akala ng iba damo lang yan. Anong tawag nga dyan? Yan ba yung tinatawag nilang Pansit-pansitan po. Pansit-pansitan! Sarap po yan. Oo. Pwede po gawin salads. Yes. Maraming beneficio po yan. Yes. Eh. Anti-urinal po. Oo. Saka yung maganda yan, maraming benefits. Naku talaga naman, isa po sa recognize ng Department of Health, Sir Abdul yan, ano? Kita nyo, tinakatanim po yung pansit-pansitan ni Sir Abdul, nasa pasapol lang po. Ito, meron ka na namang, meron ng peche dito. Yes mukhang po. Na-harvest mo, tira na opo, lang to. Opo, tira na lang po yan. Mm-hmm. Ito naman, pinupunla mo rin to. Opo, punla yan. Galing sa, yung, kagaya nun, ang seedlings tayo. Alright. Mm-hmm. Tapos meron kang, sir, yung labanos. Yes meron po. Ka naman labanos dun, no? Di ba? Yung labanos mo kakaiba, bakit kuray red? Red radish yan eh. Ang galing imported yan eh. Oo. Imported po yan. Yung, paano mo naman po tinanim yun? Ganun din po, seedlings. Oo. At saka direct. Dalawang, pag nagtatanim po ako, oo. May seedlings na at saka may direct planting po. Ah, so dalawang pamamaraan palagi. Para sigurado po tayo. Tapos, paano po malalaman na pwede nang i-harvest? Pag makikita po natin, yung laman lumalabas. Lumalabas na po ang laman, mga ganyang kalawak na po. Ayun, sige, ikutin nga natin mga ibang tanim mo dyan. Tinan natin. Sir Abdul, dito naman po tayo. Ito po, anong halaman to? Bago to sa paningin ko. Ano yan po eh, saluyot po saluyot. Yan. Yan ang baga, male saluyot yan. Mm. Kung saan na lang po yan tumubo eh. Okay, inalagaan mo na lang. Siyempre, inalagaan na. Kung baga eh, swerte natin eh, may yes. Biglang tumubo na lang. Hindi okay. Na tayo kailangan magpatubo po. Yes, paano po pagluluto naman ito? Maraming ano to,
Pwede sa ginatan. Ginata? Oo, labong. Labong? At saka laswa po. Masarap to. Oo. Sa laswa po. Yung parang soup. Oo, sarap to. Parang marami ka na nang harvest tapos dumami nang dumami siya. Yes po. Ano? Naano ko lang yan eh. Tinatalbusan-talbusan ko lang ganyan. Oh. So kailangan, kahit hindi ka na magpropagate, isang puno lang po ito ah. Yes po. Pero napakarami pong lumitaw. Maraming ano na to. Oh. Maraming bisis ko na naalbisan to. Malaking pakinabang muna. Malaking pakinabang ko. Ligaw na halaman, pero inalagaan ni Sir Abdul. Yes, dito po. Naman po, eto naman. Ah, baka kaiba po itong yung mga tanim na malunggaya. Yes po. Ano po, paano po, bakit po ganyan? Parang hindi po yan, ano, hindi po yung tusok. Seeds po siguro yan. Galing po to sa seeds. Sa seeds? Oh, okay. Seeds yan. Oh, itong mga to. Oo. Oh. Tapos, kapag gusto mong palabungin ito, Sir Abdul, pinupruning lang ito, di ba? Pwede ito i-pruning. Para, i-trim siya. Kumbaga, dadami yung mga sanga-sanga niya. Oo, talaga naman, oh. Dito ba, siguro kapag gusto mong magluto, may munggo ka o kaya po sa mga tinola, sinabaw, no? Wala, no? Maano ito, masustansya po ito. Masustansya siya, no? Ang ganda, dahil pong parang sinasabi talaga na ito. Hindi ka nabibili sa palengke po. Yes, so tingnan po natin dito. Ako, ito. Nakakaraming bunga nito. Grabe, kita nyo ito. Kalamansi! Yes po, paano kalamansi. Paano po tinatanim ito sa Sir Abdul? Ano yan? Markot po. Galing markot. Opo. Oh, so yung markot, yung pinaugat. Oo, oh, pinaugat. Dito pa lang, ilan dito? One, dalawa lang pa lang. Dalawa lang po, sa paso lang po yan. Sa paso lang siya, at hindi ka na mawawala na supply dito ah. Yes po. No? All year round, meron ka na dito. Flowering, okay. Tapos fruiting, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po ang ano eh. Oo. Oh. Yung pagbubunga niya. Oh, tapos dito sa atin sa dito naman. Sir Abdul, napakaganda nito. Ano pong halaman nito? Oregano po. Oregano! Ano pong gamit naman po nito? Ito, simple. Pag may mga inuubo po, pwede ito. Yes. Gamot po itong pang ano. Mm. Sa ubo. Yes. Pwede rin po ito sa ano. Sa ano, sa pagkain. Sa pangulam. O, pangulam. Oo. Inagawa po kong torta ito eh. Ah, talaga? Tempura. Oo, tempura. Itlog lang at saka breadcrumb at saka yung harina. Aba, ayos na. Talaga naman o. Ito, Sir Abdul, paano ito tinatanim? Ano lang? Tusok-tusok? Tusok-tusok lang. Yes. Bigla na lang, madali itong ano, lumago eh. Madali nga lang. Ano. Tapos mukhang ginagamit mo ang insect repellent din ito. Oo. Yun din po, ginagawa ko yung ano eh, pataba, fish repellent sa mga pananim ko. Nilalagay-lagay ko lang yung mga dahon. Kaya po, walang naninira sa alaman mo, Sir Abdullah. Isa po sa recognize ng DOH, ito rin pong oregano, di po ba? Tsaka yes po. Yung pansit-pansitan. Yes po. Yes, nilipat nga tayo dito. Ito, Sir Abdul. Sir, ito naman po. Kulay red siya. Anong alaman po ito? Alugbati ito eh. Alugbati. Oo, masarap to. Masarap. Sa munggo. Paano po naman po tinatanim ito? Oh, tinatanim. Ito, tusok-tusok lang po. Tusok-tusok lang? Tusok lang yan. Parang talbusa lang ng kamote ito, sir ha? Yes po. Okay, ano pong health benefits nito? Maraming health benefits po ito. Ano pong luto na masarap din? Yan, yung sa munggo, yalo sa munggo, pwede rin ni torta, di ba? Gawing ano eh, yung tempura, di ba? Yes, panggisa din. Panggisa, maraming ano yan, sardinas lang katapat niyan. Nako talaga naman, di ba tayo dito? Ayos na. Ayos na, talo-talo na. No? Aba, dito yung tanim na talonga, flowering at fruiting siya. Flowering na po. Ito po, paano niya na po tinanim ito? Galing din sa ano sa seedlings po. Seedling tray. Nag-seedling muna transplant. Ako. Bago tina-transplant para maganda yung mapili mo yung magandang tubo. Oo, maliliit kasi yung seeds nito, sir. Opo. So dapat ipon lang. Ipon lang muna. Okay, mo. Ito pong lugar ninyo. Maliit lang pero napakaganda na maximize yung lugar. Ano pa pong mga naunang naitanim nito? Alam ko nagtanim ka rito ng repolyo. Yes po. Ano marami po. Ano pa pong nauna natin naitanim yung galing po. Dati, sa ano muna tayo, sa mga plastic bottle muna. Yes. Doon tayo nagsimula sa 10 liters na okay. Plastic. Yun, napaano natin yung, nagtanim po ako ng cabbage, kumbaga experiment dito sa lowland. Sabi nila, sa malamig na lugar lang. Sabi nila, Baguio lang yan. Baguio lang yan. Mga yung Baguio gulay, talagang sinubukan po natin dito. Nag-succeed po tayo. Yes. Nakapagtanim po tayo ng cabbage, yes. Cauliflower, at yes. Saka... carrots po. Carrots, opo. Yes. Sabi nila, sa malamig lang, like benggit, di ba? Yes, yes po. Ako nga, naiingit ako sa'yo nung makita ko yung tanim mong repolyo. Napaganda mo dito sa tagig, ano? Yes po, sa lowland. Nasa lowland. Sa rooftop garden nun. Ano? Di ba, ang init-init dito. Yes. Eh. Paano nyo tinanim yun, yung repolyo ninyo? Babalikan ko kasi, doon ako unang nagkakakita ng interes eh. Paano nyo ba tinanim yun? Galing po yun, ano muna tayo ng seedlings. Yes. Bago natin nag-transplant sa mga pot po. Yes. Tapos nung inalagaan natin. Ganun talaga, kailangan alagaan mo talaga kasi
Alam mo na yung mga piste, pag hindi mo yan na ano, yes, isang araw lang, ubos na. Ilang buwan po ba o ilang araw bago ka maka-harvest sa cabbage repolyo? Bali mga maximum niya, mga 190 days, 4 months. 3 months? Ma- oh my God! Mga ganun po. Buo na yung kanyang ano? Buo na. Yung kanyang parang gitna. Maganda lang pag-aalaga mo po. Yes. Naku talaga naman. Sir Abdul, alam ko po maraming ma-inspire sa inyo. Salamat ma-educate. Baka meron po kayo nais pasalamatan. Ibinibigay ko po sa inyo yung pagkakataon. Maraming salamat po Sir Mel, bumisita kayo dito sa aking Munting Garden. Mm-hmm. At nagpapasalamat din ako sa mga kasamaan ko. Yes. Sana tangkilikin niyo po ang pagtatanim po ng gulay sa sariling nating tahanan. Kumbaga, food security po. Yes. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po. Naku, kita niyo po, sabi ni Sir Abdul, food security starts at home. Dito po si Sir Abdul, ano? Dito po sa kanyang rooftop garden. Kung nagawa po niya, nagawa po niyo yung lingkod na magtanim, magagawa rin po ninyo ang pagtatanim. Si SPO2, Abdul Gafar Umla, owner ng Mamang Punis Garden, dito po yan sa Taguig, Metro Manila. Huwag po kayong bibitiw, pagbabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Mer Lyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng apple o mansanas. By this time po, hindi po sa seeds tayo magtatanim. Magtatanim po tayo ng apple by grafting method o yung pinaugat. Pero bago ko po sa inyo i-share ang pag-propagate ng mansanas, ay i-share ko po muna sa inyo ang ilan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng apple o mansanas. Narito po ang ilan sa taglay na health benefits ng mansanas. Ito po ay may mataas na anti-cancer properties, tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes, at sakit sa puso. Mababa lamang ang calories ng mansanas, ngunit may mataas na fiber content, kaya nakakatulong ito sa digestion para sa mga taong nais magbawas ng timbang. Nakakatulong din ang mansanas sa pag-stabilize ng blood sugar dahil ito'y may mataas na antioxidant content at tumutulong para protektahan ang ating pancreas na siyang gumagawa ng insulin upang alisin ang glucose sa ating dugo. Nagpapababa rin ang mansanas ng cholesterol level sa ating katawan at nagpapanormalize ng ating blood pressure. Tumutulong din ang mansanas upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng stroke at atake sa puso. May taglay din itong anti-inflammatory substance gaya ng keratin na nagpapabawas ng pamamaga sa ating katawan at nakakatulong sa ating mental health. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng mansanas. E naman po, magmamarkot tayo ang ating tanim na Fuji apple. So ito po yung ating mother plant. Ano? Tapos ito po na markot method din po yan, aking na-transplant na. Ito ating Fuji apple, malaki na po siya, no? Ayan. So, para hindi siya masyadong lumaki ng usto, maging bonsai lang siya, at pwedeng mapabunga, magmamarkot po tayo. I-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagmamarkot ng fruit-bearing trees tulad po nitong Fuji apple. So ito pong ating gagamitin na pangmarkot ng ating Fuji apple ay plastic ng yelo. Ito lang po yung lupa nating gagamitin. Ano? Medyo maliyakat na lupa at buhagag po siya. And tapos gagamitin po tayo ng straw na pantali. Maglagay tayo ng lupa ito sa ating plastic ng yelo. Ayan. Kalahati lang po itong pagkapuno itong plastic ng yelo, no? At sa ganun ay meron ka pa yung meron pa siyang magamit na pang tatali. Ayan.
Ano man pong fruit bearing trees, pwede nyo pong i-apply itong ganitong pagmamarkot, no? Ang markot method. Dapat po yung lupa mo ay medyo mamasa-masa na po siya. Ayan, medyo mamasa-masa na po yung lupa ating ginamit. Tapos itong isa, lagyan din natin ng lupa dahil dalawa yung ating imamarkot. Propagate ng apple, Fuji apple. Ayan. Kalahati ang ating ilalagay na lupa. Ayan. Pag kulang po, basta tansya po ninyo, kulang ng konti ng tubig, pwede po kayo maglagay ng kaunting tubig. Dapat po kasi talaga yung mamasa-masa yung lupa na gagamitin. Isa, lagyan ko pa ng konting tubig, medyo kulang ng kaunti. Ayan. So yan, mamasa-masa na yung lupa ating gagamitin. Tapos isiksik nyo po ngayon, ano? Kapag po isiksik na ninyo at ibuhol. Ibubuhol po rito sa side na to. Ibubuhol ko siya ng maipit. Gamit po itong tools natin ito ay babalatan po natin itong ating Fuji apple. So ganito lang po ang pagbabalat niyan. Yan, paikot nyo lang po ganyan, ha? Yan. Titingnan nyo po sa mismong nodes niya. Ito po kasi nodes niya to. Yan. So, babalatan po natin. So, ito po muna isang ito. Yan. Kapag napong ganon, tanggalin nyo po yung balat. Ito pong balat niya. Ito. Yan. Ito nyo po. No? Madali siyang tanggalin yung balat kapag ganitong tools po, daan-daan lang para hindi po kayo masugatan. Yan, ito pong paikot niya, no? Tatanggalin ng balat itong kanyang paikot na bahagi na to. Yan, ito po yung nodes niya, oh. Ito pong nodes. Itong paikot niya ay tatanggalin ng balat. Yan, pino na siya. Ngayon, itong ating straw ay itatali na natin dito sa ating nilagay na lupa sa plastic ng yelo. So, yung straw ay malaki naman yan. Pipirasuin natin. Yan. So, yan. Tapos dito po sa buhol, itong pagkakabuhol niya, dito nyo itatali. Para eksakto siya, no? Dito sa pagkakabuhol natin itong ating plastic ng yelo. Yan, kikita niyo po. Yan. Ayan, natanggal siya. So, dudugtong ko na lang itong natanggal. So, yan, no? Ito po yung ating pangsasalikop mamaya. Yan. Yan, maglagay po tayo ng pang growth hormones nitong ating minamarkot. Ano? Ito po ay ang aloe vera. So aloe vera, ito pong katas ng aloe vera ay maganda po, ano, kapag kayo ay nagpapaugat. Sisilbuyang growth hormone. So ayan po. Dapat po kakaskasin po ng katas ng ganyan ng aloe vera. Yun. Tapos itong ating plastic na sa lupa ay piraso lang po ng ganito. Ayan. Dapat po ay separate natin ng ganito. Ayan. Ayan po. Yan ay dito po, makikita dito. Ilalagay natin yan, ano? Ayan. Tapos ay ating ipipit mabuti, ano? Isisiksik. Yun. Yan po, nakasiksik siya ng mabuti. Gitnang gitna po yung ating yung biyak niya, no? Tapos ito pong tali na to, kita niyo po yung straw na to. Ang purpose po niyan para may salikop po siya. May tali po siya ng maigpit. Yan.
Higpit po ng ganyan. Yun, sa ilalim. Yan. Sa ilalim po yan. Ating itatali. Ayun. Ito. Yan. Dalawa po yung tali natin nilagay na yan. Ayan. Sapat maigpit po siya. Asita naman. Yeah. So. Ayan. Dahil transparent po yung ating plastic na ginamit. So makikita na po natin, makikita po natin yan kapag meron ng ugat. Yan. Tapos ngayon dito, pagsasalikupin natin itong straw na to. Yan. Tatali natin. Ang ganyan. Yan po yan. Yun. So maigpit na maigpit po siya. Fit na fit siya. Ayan. Yan. Kita niyo po. Yan. Tanggalin ko na itong sobrang pinantali na straw. Gugupitin ko. Ayan. Ayan. So, ayan po. Tingin natin ngayong magkaugat yan. Makikita naman natin. Ayan. After 3 months, so yan po yung mga ugat na ng ating minarkot na apple. So, ready to transplant na po yan. Kita niyo po yung kanyang mga ugat. Ano? Sigurado na pong mabubuhay na yan. Yan, ang ganda po ng ating minarkot na apple. So dati isa lang po yan, ngayon meron na tayong tatlong puno ng apple, ano? Na nakatalib lang po sa timba saka sa bote ng mineral water. So ito po yung mother plant, ito po yung aking pinropagate na una, tapos yan po yung ating huling minarkot, no? Sabi po nila sa ibang bansa lang po na itatanim mga apple. Ako po, ayan ano yung ating tanim na apple. So ayan po yung mga ugat niya, oh. Nakapaikot po ay maaaba na, nakalitaw na yung ugat at ready to transplant na. So after 3 months na ating pagmamarkot ang ating tanim na apple. So ngayon po ay itatransplant ko na, no? So ito po, ikakat ko na ating minarkot na apple. Ito lang naman po yan. Ayan, dito niyo po sa ilalim. Iyon. Ayan po. Ayan, tatanggalin ko na rin dito. Ayan. Dito niyo po. Oh. So, ating, so, tinan niyo po yung kanyang mga ugat. Ayan po yung ugat niya. Ayan, oh. So, dahil po nga mga ugat. So, mabubuhay na po yan. Ayan. So, ngayon ay itatransplant ko na itong ating minarkot na Puji apple. So, dito po natin tatransplant, ano? Kita niyo po itong ating lupa na to sa paso. Ginamit ko na po yan sa ikot pa kong mga laman. So, ngayon po ikukondisyon natin uli. No? Buhagagin natin muli yung kanyang lupa. Tapos, posible pong nakain na yung nutrients niyan. Kaya maglagay po tayo ng unang pataba na vermicast. Ayan, gawin tayo ng vermicast. Tapos, kokopit. Ano? Sa ganun ay manatili pong buwagag ang lupa. Ayan, ngayon ay i-mix natin mabuti uli ngayon ito bago natin itanim ang ating minarkot na apple. Iyan. So, ayun. Buwagag na po yung lupa. Ayan ay tatanggalin ko na yung kanyang itong plastic ating ginamit. Ano? Dapat po kapag tatransplant yan, tanggalin nyo po yung mismong plastic. Alright. Medyo nabuhagag ang lupa. Ayan. So, ito po yung tali natin kasi, ano? Ayan. Ito. Natin yung plastic. Ayan, o. Oh.
Ganda po ng tubo niya, oh. Yan. Ayun. Ayun. So, kita niyo po, oh, yung mga ugat niya, no? Yan. So, safe na pong tumubo yan. Yan. Yan, ay na-transplanta natin dito sa paso. Ayan lang po yan. Ayan, tatakot yan lang po ganito. Yun. 100% ay tutubo po yan, no? Ayan. Ating minarkot na apple. Nagtataka po ako dun sa tumubo. Ito, hindi po tumubo. Nagkaroon po siya ng bagong usbong, ano? Ito, hindi siya umusbong dito. Doon po, sa ilalim po siya umusbong. So, ito po, ating bagong minarkot na apple. Pagka-transplant ay idilig-diligan nyo lang po siya ng ganito, no? Yan, at huwag nyo po muna siyang direktang paarawan. Stay nyo po muna sa isang lilim na lugar ng hanggang 2 days. After 2 days, pwede na pong direktang paarawan yan. 100% tubo po yan, ano? Yan, ang ating bagong markot o pinropagate na apple. So, ito po, ano? Yung ating bagong transplant na minarkot na apple, ano? Ganun lang po kasimple at kadali ang pagpropagate ng apple sa pagitan po ng markot method. Gawin nyo rin po ito, ano? Ang simple-simpleng pagpaparami ng tanim na apple at iba pang mga fruit-bearing trees sa pagitan po ng pagmamarkot. Matapos ko pong maibahagi sa inyo ang pagpropagate ng apple sa pagitan ng markot method, ngayon lang po ay samaan nyo kong gumawa ng masarap at masustansyang apple pancake ala magsasakang reporter. Halip po kayo! Ito po yung kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang apple pancake ala magsasakang reporter. Siyempre po yung ating bida, yung ating apple, tapos itong ating baking mix, milk, itlog, at mantika. So, yun po ang kumpletong sangkap. Ngayon ay bibisilakin natin ang ating apple. Ating puyang babalatan. Yan. So, in-slice po natin. Yan, apat na slice. Ngayon ay tatanggalin ang balat. Ayan. Ayan, binabalatan po natin yung ating apple. Ayan. Ayun. Right, lagay natin sa maliit na tasa. Ayan. Malutong po yung ating apple, oh. Ayan. So, pang merienda po, napakasarap nito, no? Mga bata, magugustuhan po ito. So, try nyo po sa mga darating na araw, lalutuin din po ninyo ito. So, ngayon ay gagadgarin natin. Ayan. Pinong-pino po yung pagkakagadgad po niya, no? Ayan. Ayan. Malasang-malasa po ngayon ito, no? Ayan. Ating ginagawang apple pancake ala magsasakang reporter. So ayan ang ating ginadgad na apple. So ngayon ay mix na natin yung gatas sa ating harina o baking mix. Ayan. I-mix po natin mabuti yan. Ayan. Tapos ang itlog. Yun. So dapat ay
Halo po mabuti yan. Ayan. Hanggang may halong mabuti. Yun. Ayan. I-mix ng gusto. Ayan. Ayan. Okay, dapat po nakahalong mabuti yan. Ayan. Para maganda po ang texture at masarap ating ginagawang apple pancake. Ngayon, lagay na natin ating ginadgad na apple. Ayan. Kasi naman ang ating susunod na imimix. Yahalo. Ayan. Tapos, haloyin din natin mabuti na yun ito. Ayan. Alright. Mix mo mabuti. Halo. Yun. Mix. Ayan, halong-halo na siya. Alright. Ayan, naisindi na natin ating kalang. Ayan. Number 4. Ayan, painitin natin ating frying pan. Alright. Ayan, maglagay tayo ng mantika. Ayan. Para hindi dumikit ating lulutuing. Ayan. Ayan, ay maglalagay na tayo. Ayan. Okay. So, ayan. So, hintayin natin ngayong mabuo yan. Ayan, kung ating nilulutuin pa. Ayan, baliktad rin natin. Ayan. Ayun. Alright. Ang isa, hintayin pa natin yan. Mamaya na natin babalik na rin yan. Ayan. Konti na lang. Alright. Tingnan natin ngayon kung luto na yan. Ayun. Alright. Okay, maglagay tayo ngayon ng panibagong salang. Ayan. Diba? Ayan. Alright. Ayan na natin ng tatlo. Ayan. Ayan, ayan. Baliktad rin natin. Ayan. Yung isa naman. Yung isa. Yun. Isa pa. Yun. Alright. Yun. Ay, kunin na to. Luto na to. Yan. Alright. Yun. Isa na lang. Yun. So, ayan, hanggang maubos na yun, ano? Nakarami na lang ating ay luto. Ayan, lagyan natin ng konting garnish. Ayan. So, ito ang ating bagong lutong masarap at masustansyang apple pancake ala magsasakang reporter. Ayan. Ngayon po ay itetaste ko itong ating bagong lutong masarap at masustansyang apple pancake ala magsasakang reporter. Ayan. Lagyan natin ng konting syrup. Pancake syrup. Ito ilalagay. Sa inyo kung gusto nyo pong lagyan o hindi. Ito para mas lalo pang
sumarap. No? Yan. Yan, itetest natin. Uy, ganda po ng kanyang texture, oh. Yan. Mmm! Panalo! Sarap! Lasang-lasa po yung apple, ano? Tama-tama yung timpla niya. Mmm! Champion! Tama-tama po itong pang-merienda, no? Yan po yung magugustuhan ng mga bata. Magluto rin po kayo nito. Healthy for the mind and body. Nawa po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po ay yung pag-propagate, pagpaparami, pagtatanim ng apple sa pamamagitan po ng Marcot method, ano? At ang ikalawa po ay yung pagluluto ng masarap at masustansyang apple pancake ala magsasakang reporter. Ngayon po'y sasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Jennifer D. Hello, magsasakang reporter. Magandang umaga po. Bakit po yung tanim kong mulberry ay ayaw bumunga? Ano pong dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Jennifer. Dapat ay i-pruning mo yan. Ano? Pagka-pruning, maglagay ka ng natural at organic na pataba tulad ng vermicast. Mag-spray ka rin ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, lahat ng ipa-flower ay matutuloy lahat into bunga. Ganon lang po kasimple at kadali ang pagpapabunga ng mulberry. Tanong naman mula kay Edison Cunanan. Hi Sir Mer, bakit po yung tanim kong labanos ay madaling nagbulaklak? Hindi ko po napakinabangan ng laman. Salamat po. Thank you very much sa Edison. Sumobra yan sa araw, ano? Dapat kapag nakita mong nakalabas na yung laman, nakalahati na doon sa lupa, pwede mo nang anihin yan. Huwag mo ngayaing tumanda o kaya magkaroon ng flower. Anihin mo na. Tanong naman mula kay Angelina Ramos. Hi Sir Mer, ilang beses po ba dapat gamitin na pandilig o kaya ipang-spray yung insecticide na ginagawa po ninyo? Salamat po. Thank you very much, Angelina. Ako ay once a week kung ako ay gumamit ng mga natural at organic na insecticide o kaya fertilizer sa ating mga tanim lalaman. Magandang mag-spray tuwing dapit tapon kapag lubog na yung araw. Tanong naman mula kay Rosemary Peña. Sir Mer, magandang umaga po. Pwede po bang paggaluin ng vermicast sa chicken manure? Salamat po. Thank you very much sa Rosemary. Yes, pwedeng pagsabayin yan. Ano? Parehong natural at organic na fertilizer yan. Maganda sa ating mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Roselyn Villamor. Sir Mer, ang sitaw po ba ay ilang buwan bago bubunga? Salamat po. Thank you very much sa Roselyn. Within 2 months, magsisimula na yung kanyang flower, ano? At after 2.5 months, makakaharvest ka na ng sariling bunga ng tanim mong sitaw. Tanong naman mula kay Roberto de la Cruz. Sir Mer, paano po magpatubo ng sanga ng kalamansi? Salamat po. Thank you very much sa Roberto. Kung tawagin namin niya, iya yung Marcot method, ano? Simple lang naman ang pagmamarkot. Panoorin mo yung mga old video tutorial ko dito sa ating Masaganang Buhay Show at sa aking YouTube channel ng Magsasakang Reporter. Tanong naman mula kay Melinda Galema. Sir Mer, ano pong lupa ang kailangan para magandang tumubo yung aking mga tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much sa Melinda. Ako yung ginagamit ko, ano? Sariling mixture ko ito, ano? 60% buwagag na lupa, 20% vermicast, paunang patabayan. At another 20% ay kokopit. Ang kokopit ay mapapanatiling buwagag na lupa, malayang makagalang ugat ng ating mga tanim na laman, bubulas ng maganda at hanggang mapakinabangan. Tanong naman mula kay Gemma Dumangon. Sir Mer, good morning po. Ilang taon po ba bago mamunga ang kalamansi? Buto ko po siya itinanim. Salamat po. Thank you very much sa Gemma. Kung buto mo yan itinanim, ano? Aabot yan ng hanggang 3 years bago mo yan mapabunga.
Pero kapag Marcot method ang pamamaraan, yung pinaugat kung tawagin namin, within a year, pwede mo yung mapabunga. Ang huling tanong natin ay mula kay Maribel Guzman. Sir Mer, paano po ba pabungain ng malaki ang makopa? Salamat po. Thank you very much sa Maribel. Depende yan sa variety ng makopa ng iyong itananim. Ano? Ang suggestion ko lang, maglagay ka parage ng natural at organic na pataba tulad ng Vermicas at mag-spray ka ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, magkaroon ng flower at maraming bunga ang iyong tanim na makopa. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.